my studies, I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the itong the vagaries of politics dito sa Pilipinas. Lalo na itong mga personalities around in the likes of Trillanes, si Dilima. Oh, walang ginawa kung hindi mag-atake ng kapwa-tao nila. So, I would rather that ibigay ang gobyerno sa kanila, let them win if they, I wish them luck, and even wish them win kung manalo sila para kanila na itong gobyerno at gawin nila ang gusto nilang gawin. Ako ay masasaktan ako pag siyempre anak ko. Itong bastos, itong bunganga ni Trillanes. Ewan ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan. Pati itong si Dilima. She is wallowing in pity, and as a consequence of that, she has become virulent, almost virulent. Talaga ang lamur-lamur pa sa bunga nga. So I would rather na kung sila-sila na lang ang patakboin at sila ay manalo, nagdadasal ako niyan at makita nila kung paano nila patakboin ang gobyerno, gaano ka hirap, tapos after all your yung pagod mo, walang katapusan ang batikos because they can never be satisfied. They can no longer be appeased by anything except that they are hungry also for power. Mabuti't matikman nila para makita naman natin kung paano sila mag-perform. How I wish that they would run and they will win. Magandang ano yan. Kung gusto ko, itabi ko na lang muna ang anak ko. Maybe some other time, not at this time when the Philippine politics is crowded with people in the likes of Trillanes, tapos yung si Dilima. Gusto ko sila na lang muna. Run at some other time. Huwag ngayon kasi wala kang maano dito. Mabastos ka lang. It's not good for a woman to be being bracing niyo masyadong mga salita at masaktan lang. So as a father, I would not want that to happen to my daughter.